Ayan na, so dito tayo ngayon sa may Ecolan Drive Times Beach or Tulip. Tama ba mga hagala? Tulip Drive pa to. Basta Ecolan Drive Times Beach papuntang Matina Playa, papuntang SM. Yan, tanaw na naman natin yung SM mula rito. SM. Tapos Times Beach, Coastal Road Times Beach segment, Ecolan. Tapos ito naman yung mga bahay-bahay dito, no? Ecolan Avenue. Gusto ko lang pa-update sa inyo kung anong hitsura ng Times Beach. Siyempre na-update natin ito dati. Nung huli kong video dito, parang dahan-dahan palang ginigiba, tapos simisimento palang itong sinisimento, or parang ginagawa palang itong parang sidewalk. So hindi pa to tapos, no? Parang tuloy pa rin itong i-demolish. Gaya na ito, diba? Hanggang dito lang yung na-demolish sa may GMGA theory. Magiging malinis din dito mga basura the moment na pagpatuloy na yung dito yung demolition. So yun, lahat ng mga madadaanan ng Coastal Road ay masasagasaan talaga at i-demolish. Gaya na lang nito, no? Mga bahay-bahay GMG Eatery. Demolish. Ganun talaga the moment na kunin na ng government para gamitin yung isang lugar para gawing government assets. So yun, babayaran kayo sa structural and sa inyong lote, no? Depende per square meter. So kung dati to dito ay single lane, dalawang lane lang, two lanes left and right, tapos yun, maraming mga natitinda sa mga bangki-bangkita, gilid-gilid. So ngayon talagang malawak na, no? Kita nyo naman. So ngayon pwede pa sila ditong tumambay para magtinda, pero kapag ka ma-introduce na to sa government or sa public, bawal na tong mga obstruction dito. Sureball na yan. Ganyan yan yung parang may kainan na yan, yan. So ngayon dyan muna sila. So ngayon dyan muna sila manatili. Okay lang yan, kasi hindi pa rin naman talaga siya open for public. Okay, after natin dito mamaya puntahan yung lugar, try natin dyan umikot naman. Wala lang, road trip lang, no, sa rough road ng Times Beach, mga bahay-bahay. Tingnan natin kung ano itsura sa looban, diba, no? Napaka lawak, malapad, four lanes. Tapos ito yung nilalakaran nito, yung sidewalk. Tapos baka ito yung bicycle lane. Ano sa tingin nyo? Kasi wala pa naman nakalagay ng mga signs, no, na for bicycle o kung saan. So ngayon is March 31, ibig sabihin yan hindi pa tapos yung hanggang bukas yung fire prevention month sa Marso. So ibig sabihin yan, ingat-ingat pa rin siguro tayo mga kagala, no, sa sunog. Ang daming mga naitarang sunog sa loob ng isang buwan. 77 fire incidents. Although walang fatal, walang casualty, pero damages, no, sa properties. Sobrang din yung nakamatay din yung stress. Ingat pa rin. Tsaka kahit kahit hindi Marso, kahit April, May, all year round, no, kailangan pa rin talaga mag-ingat. Kailangan pa rin talaga na
tawag na ito. Mag-ingat, no? Kasi yung sunog, wala naman pinipiling araw yan o buwan o season. Kaso nga lang, mas takaw sunog lang talaga kapag ka-summer kasi sa sobrang init ng panahon. You know, clearing operations. Kasi masasagasaan din yan sila sa ano, coastal. So ngayon, hindi pa siguro diniretso. Kasi hindi pa naman talaga complete, no? So kailan ba ito matatapos? Sino may idea dyan? Kailan matatapos? Sino bang nakapagbasa ng mga articles tungkol sa coastal project? Although meron namang mga nakalagay sana yan sa mga lugar, no? Lugar-lugar kung saan sasabihin nila yan na target of completion. Kaso si Abanggala ninyo ay ano, tamad din magbasa. So nung ako'y ano dito, nakapag-vlog sa loob, no? Maganda. Pero yun, hindi pa rin malagaw yung ano, yung mga puno ng tinanim nila dito. Kasi the moment na matatapos sa siguro to, tsaka pa yan lalago, no? Tamang tama, sabay. Yan naman talaga madalas ginagawa, diba? Sa pagkasimula pa lang ng ano, ng trabaho, inauguration pa lang. Ay, tawag nito, groundbreaking, no? Parang nasisimula na silang magtanim. Para pagkatapos ng trabaho, yan, tubo na rin yung ano, yung kahoy, punong kahoy. So yan, malago na, so may lilim na lahat ng ano, lahat ng mga mag-jogging or tatambay, mamamahinga ay pwede nang ano, makapag-enjoy, no, sa preskong hangin kasi nga walang itirik na araw. So dyan tayo laging ano, nag-aalak dati. Tapos yung dagat, Ligo. Ngayon wala na, no, kasi may ano na, natakpan na ng ano, coastal road. So yun, tapos na ang mga maliligayang araw. Times Beach talaga dati talaga tambayan to ng ano, eh, mga estudyante, mga bagong salta sa Davao, or yung mga tagalayong probinsya na dito na nagtatrabaho at nag-aaral. Talagang kapag ka magdi-date, di ba? Oh. Banding sa mga barkada. So dito 'yan, Times Beach talaga 'yan ang ano, ang pinakapangunahing puntahan. Tsaka yung ano, ha, yung Bunguyan. O nga pala, speaking of Bunguyan, puntahan na rin kaya siguro natin ngayon para makita natin kung ano yung itsura. Oo. Check natin kung mayroong nag-ano doon, eh. Comment, sino ba 'yon? Shout out sa iyo, no, na sabi mo puntahan natin yung Bunguyan kasi parang may meron silang soft opening or opening ba talaga, hindi ko alam, pero try natin, wala namang mawawala. Pero syempre mas maganda siguro itatanong natin sa mga tricycle driver dito, baka mali natin, alam nila. So yun lang, ha, Times Beach, Coastal Road, Times Beach segment, Times Beach Ecolant segment, beautification. Yan, tatanim pa sila ng ano, mga palm trees ba yan? Yung gaya sa Tagum City to, 'di ba, na ano, tanim sa gilid ng kalsada. Highway na napakaganda tingnan. So maaga pa lang, alas 4. Alas 4:22, pero wala nang araw. Kasi, you know, ambon. Ilang sandali na lang ay babagsak na yan. Sino? Mga clearing, ha? Clearing operations. Diba? Ang gagandang mga gusali niyan, pero kailangan talagang tanggalin. Kailangan lisanin, abandonahin para isakitaparan yung pagpapaganda ng isang lugar. Gagamitin ng gobyerno para sa mamayang Pilipino. Mamamayang Pilipino. Ganun. Clearing operation.
So itong mga to ay sila-sila rin yung ano no, mga gumigiba. So, hinahayaan sila na dahan-dahang gibain yung bahay nila para makuha pa yung mga dapat kuhanin or yung mga mapapakinabangang gamit. So, mga haligi, plywood, hiyero, kung ano paman. Likod na. Sa inyo ha, imong kwarto na sana, Drea. Imong kwarto, Drea. Imong kwarto, asa man banda, Dre? Sa asa yung baleron? Atras na. Gari, simbahan naman dito sa una, Dre. Basta kayo, duha naman nakalain sa una, dalang yun, di ba? Kanaraw? Simbahan na. Tulis lagi. Takog na wala. Gibayaran mga ito, gano? Duha? Sa per square meter o guan structure. Hindi mo ba dito yung square meter? Uy, mawagawin sila. Usap ka ba sa bunga kay kay? Mawagawin sila. Usap ka ba sa bunga kay kay kay? Gano'n mo kay kuralo mga nilalago na eh? Ah, sa... Kural ka yung black kural ba? Ah, sa bunga kong yapon eh? Siyempre, mga wagay tao. Gano'n mga gay. Oo. Tanong mo na mga dirigod? Ah, pero kanina mga balay ka rin nga nabili, hindi na nabungkagon? Di ba, mabungkagon eh, DMCI. Ah, DMCI? DMCI, magkalabay ka na. Ah, tag-iya sa kuan. Ganang building na. Oh, Verdun Park, oh. Asa din na gobyerno, ang mugubaan eh, kay DMCI, kay mong ano, hotel, o, sa ba? Oo, magkabi na sila, pero DMCI, DPWN, mga na sila. Oo. Okay. Mga kwarta na kung mana. Magkami, nanonok ko lamig kay hatay mo gamay. Gamay, magkihatay ka na yung sa kayo. Paano ang mga tao din? Ay, oo, para sa ano, katong sa kilometer 30 sa asa, di ba? Okay, gano'n bayad? Away, anay, away angal. Balay sa gano'n isla dyan, 20 mil na nagihatay gano'n dyan. Oh? Na kung ka dito, nilay, guwapo balay, kung kung kaya, ang pagsamutan nila, kung sa'yo lapo doon, guwapo kabalay na, dili man mo ha? Squatter. Squatter man dyan So sa po yung fight anak pa ng Let's ano, DMCI? Ha? Masa yung ma-fight anak? Namoy ka ng ownership, anak? Masa? Mubuyan eh. Wait, wait lang. Masokol sila. Mubuyan. Ah, padunga. Mubuyan. Mubuyan. Ah, magiging yota, di ba? Bali, nasa to? Masokol sila. Kalsada na kayo. Kukul sila eh. Ah, pwede ko sa wala nag-iugan kayo sa WWE. Bayaran daw, takot-takot daw. Gusto niya ka ng... Gusto niya kayo. Suba sa half million ba daw? Kung lagi, manunog lagi sila sa katong ano lagi? Sa sasa? Hindi lagi mo kaya. Bayaran na sa dagi-dagi kwarta. Kasi, 500 man dyan. Nya, okay lang naging siya kanyang ano, papilis ng yaha, no? May manda yang gi puyan titulado gina titul di ba titulado lights lang ba na? Kalsada pa gid no. Kalsada. Ah, nara gid na. May pa ang tipo-tipo di bata ba isak tumbay pero tipo siya di na di na babay isak tuna. Mao. Bayra lang kana. Iyo na nag ay pain kana ma pain tira na. Mata-mata hondra dili gid sok don. Kana kana na, pwede nga na kana, pain tira na. Kanang ngana konkret. Dibe kung ka, kung kay konkret 20 kung amake ng ngana ni rekuan ngana, gamay ra kay noy. May pare na sunugan sa kuan sa Boulevard kay 15,000 pa renters. Ang renters 15,000. Renters lang na ha. Trabaho mo pro 15. Dili na balikan sa Boulevard ba? Dili balik yapon sila. Balik sila pero nanay balik sila pero kasada. Nanay kasada. Oh, himo na kasada. Ang katong mabalik sa lugar nga maigog kalsada pohon. Pero katong wala tayong madawat. Under na sa Bitana so masokol gid ay. So tama tayong uni kuya no, mayo pa gani ang DPWH kay muhatag pagtang sakto. Pero pag mga private inana DMCI labo daw mata-mata. Hayahe lagi itong ano, hayahe itong mga nakapayo sa Bolinao. Sa ano ba? Kadungo ka itong ginimuli sa ano, sa asa. Oh, kilometer 13 nga. Pila to ka kilometro. Ado, ay ano, ektarya. Dako gito eh. Gusto mo sa asa? Kung bakit kayo eh, eskwilahan? Oh, nga nabilin, eskwilahan na lang. Kaya wala, hindi man pwede didimuli sa dayon na. Kaya eskwilahan mo na. Dagkong nadawat eh. So, mo to ilang ginakuha, gano, manggod base. Nga sundogon po ba? Kaya sa una, ito, wala ba yung bungkab
Mga barbar dito sa una sa una. Oo, sukin naman na drasa una ako, kuming dagat. Suicide. Mga dito sa waspil. Daga na yung bar dito, may lumayang magbunta kayo mga tamunawro dito. Gano. Dito, mga balik dito, kusukuso mo, balik ka kay dito, mga tamun, naglag naman. Pero pagbungkay sa pagbungkay na ipadagigo sa within ni Saka, himo krustal ha. Ang negosyo nila, guba. Asan ko ba nang ano namalhin? Ha? Asan ko ba namalhin? Uban sa station nito ni. Eh. Namalhin sa kan sa mal. Kanaw mo na pinakadako sa nang ano, pinaka bibo na mga banda-banda pa siya. Nabili nang mga barka ron. Gani, ganing isa, ito sa may kami na pitoy nang diri sa may at man sa Baptist ya. Oo. Na kan was spill. Mm. Mga nabili niya. Kaya wala sila igok sa kwan, weddening. Karon, karon, kusog-kusog yung natinda na kayo, nabugo ba man, tumugo pa na igok ba, mihinay man yung lisas niya. Kaya yung mga barba, bijoke, kaon-kaon man siya, kaya dito man, kaon, bijoke. Banda. Ay, banda-banda. Sabi, mga tao, mga kaon, miligaw na sila. Dali sa unang, dali, mga kaon, maslinga naman dali sa unang, kaya kan? Oh, bebo din sa unang eh. Kusti. Mana-mana yung tinutong gasado, gaya ka lang, gisap, gisdan lang. Mane poste mo dia. Puntahan mo dito sa kwan, murag gawas. Dali sa may una na gawin, tindahan mo na. Di wala mo sa una, gamay siya nga dana. Tulins lang. Ang bagay nga siya. Okay, jaman. Kuya, ganti rin mga kwan. Kana sa mga siap. Iya na, sa moday nga ano, ang akong tiyak, anong wala mang ipadayon, basig akong ingon ba nga, basig ka ng kwan pa. Moday to, ning fight day sila, so kung 500,000 ilang gusto. Ang ikaw sa, gibi na kay, kurhan 300, sabi ya. 300,000 ra? Dama kay, dako na gina. Dako na gina. Nya. Oh! So, yun no, bali itong side na pala to, mula dito, yun no, yung may posti dyan. Yung bahay na dati. Basta, as far as I remember, dalawang lane lang talaga yan. Tapos, hirap na makapasok dati ang mga sasakyan, no? Mga kotse, mga four wheels dyan. Kasi sikip nga. Kasi bahay, tapos kalsada na kaagad. Tapos may mga double parking pa na mga nakaparadang mga motor, gano'n, ng mga pedicab. Tapos ngayon, dinimuli siya ng, ano, ng DPWH, binayaran. Yung assessment, tsaka yung structural. Structural assessment, tsaka yung ano, sa per square meter. Tapos, yun, so ito na yung hitsura ngayon, no? Yung dating mga bahay, malaking portion talaga na wala. So yung mga natira dyan, nasabi ko kanina nung ano, medyo maaga-aga sa vlog yan, yung kulay white na yan is, hindi pala yan siya di-demolish ng ano, ng depolis. Tapos na pala, ito na yun. Ito na yung kailangan ng ano, government, no? Na space, na area, na widening. So ibig sabihin, itong mga bahay na yan natira, dyan lang yan sila, steady. Bali, magpapatuloy lang yan sila sa, tawag na ito. Sa pagtira dyan. O, tsaka lang sila aalis dyan, i-demolish kapag ka, kukunin na daw ng DMCI. DMCI is yun yung ano, di ba, parang SM ba yan o Ayala? Sino ba may-ari ng DMCI? And DMCI, Verdon Park, gano'n. No? Tapos, yun, yun na yung time na itong mga taga rito, yan, sila. Sila na yung ano, dyan na sila lalaban, no, makipag-fight. Hindi na sila makipag-matigasan. Kasi, ano yan eh, DMCI, di ba? So, parang doon sila lalaban, makipagtigasan. So, medyo, ano yan, medyo magulo. Sa DPWH, wala silang problema, no? At talagang surrender sila. Kasi, ano yan, government. Tsaka alam ni Kuya, no? Galing, no? Sana ganun lahat ng mindset na kapag ka alam mo naman na hindi rin naman pala sa iyo ang pangmamayari, hindi mo rin naman pala lupa. Tsaka government ang kukuha, di ba? Gobyerno yung kukuha, hindi naman yan gagawing private entities and private properties, di ba? So, masa rin naman may kinabang. Gobyerno, tayo mga tao. Philippine citizens. So, yan, okay na yan, no? Bigay na. Malaki pa nga daw talaga, no? Sabi, ulitin ko lang, ha, yung ano, yung sinabi ni Kuya. Malaki na nga daw yun, 300,000 kung tutusin, kasi hindi naman talaga daw sa kanya lupa, kasi unang-una, rights lang hawak mo dyan. Pangalawa, gobyerno ang kukuha, magmamayari dyan. Pangatlo, kalsada dyan, di ba? So, si Kuya, sabi ni Kuya, parang medyo ano, medyo shady yung comment ni Kuya. Sabi niya, buti pa nga, 300, di ba?
Buti pala, 300 eh. Buti nga, babayaran ka pa ng 300. Eh kung totoosin, di mo naman lupa yan. Rights lang hawak mo dyan. Tsaka kalsada pa yan. Patahan natin yung tinutukoy ni Kuya ha. Na, kasi ako din ay nagtataka. So yun pala no. So parang ang setup niya, parang kasing magkahawig sa sitwasyon dun sa may Sulaiman Agdaw. Na aalis din naman sila. Yan ang alam kay ate, yung mga nung na-interview ko naman dun sa Lapu-Lapu Agdaw. Ano yun? Bali, aalis naman daw talaga sila. Hindi naman sila talaga, wala silang balak no, na makipag naipaglaban na sa kanila kasi at the, kumbaga ano, in the very first place, alam nila na hindi nila pagmamayari yung lupa o yung lote. Kaso nga lang, gusto nila yung fair and square daw, no? Na kailangan may blueprint or yun ba yun, may blueprint, mayroon din tamang ano, tapos kung magkano ang ibabayad, yung order talaga from ganito ganyan, di ba? Yan. Diba? O, kita mo yan, hanggang dyan lang yung ano, yung kalsada, hindi na tuloy-tuloy kasi ano nga, nakipag matigasan sila, nakipag fight. So nga, o nga naman no, parang may tamay point dun si Kuya kanina, kahit pasabi ng shady yung ano niya, o nga naman talaga, kasi sila nga, diba, bakit hindi na sila nakipag matigasan sa DPWH, kasi fair pa rin eh, kita paano, diba, unang-una, hindi mo naman talaga lupa yan. Nakitiri ka dyan na hindi mo yan lupa, wala ka talaga no. Kumbaga parang ano lang, squat lang talaga ang term no. Squat mo lang yung lugar, yung lote, binawan, tinirahan mo, tinayuan mo ng bahay nang walang paalam kung kaninong lupa dyan, basta lang kayo nagtirik ng bahay. So yun, binayaran sila ng ano, government, DPWH. So ayun, sa walay pagkosmod no, tananggap nila. So kung meron silang lalabanan yung DMCI, which is napakagandang mindset yun. Ito yung dito. Diba na? So, dito naman na site. Puntahan natin. Tinan natin kung anong itsura. Coastal Road. Coastal, Davao City Coastal Road. Times Beach Ecoland Segment Update. Part 2. Kasi may part 1 na tayo dito eh. Diba? So, ito naman yung road widening dito. Tingnan natin kung hanggang saan din yung ayun, mas mataas dito yung ano, yung hangganan no. Mas amin ano, yung tinakbo nung road widening. Samantalang doon, mga ilang lote lang, dalawang lote lang yata ang pumayag na magpagiba. And the rest, wala na. Yan o, GMGM. Katery. GMGM. So, dito na area, medyo mataas yung ano, yung tinakbo ng widening, yung mga na-demolish at pumayag na mapadimolish. Diba? So, hindi ko alam kung anong pwedeng tawag, anong magandang tawag dyan. Yung mga dito ay duwag or mababait, or yung sa kabila ay matapang na matitigas. So, pero wala naman tayong karapatan din para manghimasok or manghusga kasi karapatan din naman nila yon, 'di ba? Na kung gusto lang feel nila na meron silang laban or meron pa silang mas mas deserve talaga nilang bayaran ng mas malaki pa sa 300,000 sa DPWH. So, yun. Let it be na lang sa kanila, no? Hayaan natin 'yan. Bahala sila ng bahala diyan. So, wish natin sila ng good luck na sana ay both parties ay magkaliwanagan. So, kung afford naman talaga ng DPWH bumayad ng 500,000, eh, walang problema. O kung tingin naman talaga ng mga homeowners, I mean mga ano, mga right holders na nagpas pa sa 300 or basta ganun lang no. Hanggang dito yung ano, yung putol ng kalsada. I mean ang ano, hanggang dito yung takbo ng road widening. So dito sa unahan. Oy, demolish na rin pala. In fairness dito pala talaga sa lugar na to no. Dihamak na mas ano sila, mas alam nila yung assignment kumpara sa kabila. Pero yan, SMDC. Di ba? So alam na nilang ano to, madidemolish, kaya sino na agad yung nag-adjust.
sila na yung nagbawas ng ano, ng kanilang bacteria. Yun. So hanggang dito lang no yung ano, yung tinakbo. Or baka hindi dito kasama ng road lining dito. Okay, tara balik tayo. O dito, dinimula sa nila, no? Gidibana. So, sila-sila na yung mga nag-a-adjust. And, hindi na sila talaga, oh, di ba? Diretso yan, eh, no? Halatang diretso yan dito dati. Pero dahil nga tamaan sila ng, ano, ng road widening, kaya dinimula sa nila yung, ano, yung ibang portion ng kanilang bahay or establishment. Yan sila oh, masyadong layo ng kanilang ano, inatras. Diba? Nice one. Basta dati, sikip na to. Hanggang dyan lang yung ano, kalsada. Tapos ito, bahay na to dito. O, ngayon, naging kalsada na siya. Road widening. So, whether you like it or not, pag kukunin ng government, kukunin at gagamitin, eh, wala magawa. Kasi ano yan eh, batas yan eh no, na nagbibigay kapangyarihan sa gobyerno. Diba? Diba yung bahay? So, anong masasabi niyo mga hagala, no? Sa ating topic for today's video. Okay ba, no? Ako, ulitin ko, hindi ako pwedeng, ano, yung mga sinasabi ko na yon parang hindi ko rin, hindi yun ibig sabihin na ako ay, ano na, no? Na parang nanghusga na ganun. Pero yun lang kasi shady kasi yung comment ni Kuya. Now, nakikita ko na naman talaga na may point din, no? Na, o nga naman, 300,000 ibabayad sa iyo ng DPWH para gamitin siyang kalsada ng mga mamamayan for road widening. Lahat tayo may kinabang. Tapos parang malaki na talaga yung 300,000. Sabi ni Kuya, gawa nung alam mo naman talaga na hindi mo naman talaga lupa yan. Hindi mo naman pamamayari yan. Oh. Bakit magpapapresyo ka pa? Gawin mong parang lagpas pa sa 300,000, maging 500,000. So yun lang yan naman yung kuminto ni Kuya na parang agree na rin ako doon. Parang oo nga naman talaga. Parang may point, no? In some point, may point siya. Sila siguro, thank you for watching. Siyempre, ganun naman talaga, no? Paulit-ulit natin yan na nagiging topic kahit mapajip man tayo sa HPBS man, sa coastal road, sa mga bypass road, mga diversion road, and mga tulay, kung ano pang mga gagawing mga government assets, no? And government facilities. So talagang wala tayong magawa kundi ayun, sundin, no? Kasi ganun talaga nasa batas. Wala tayong magawa, masagasaan, marami talaga masasagasaan, no? Sa pagbabago. So yun na nga, unang-una yung mga informal settlers, yung mga squatter area. Sino pa ba? Sa mga jeep naman, o masasagasaan talaga yung mga driver kahit paano, hindi naman masasagasaan na as in mamamatay sila na mawawala na sila ng trabaho at hanap buhay kasi unang una meron silang ano ha pabonus, no? Meron silang pabaon na 80,000 hindi bababa kahit paano, di ba? Sa mga operator naman hindi bababa ng 100,000 100,000 to 150,000 ang kailangan matatanggap. Kasi ganun yun eh, sabi nga ni Kuya kahapon nung nasakyan natin papuntang Kabantian na masasagasaan marami, libo-libong mga driver ang mawawala ng ano, trabaho. Ganon talaga. Kasi million din naman ang makikinabang. Parang ganon yan eh, kumbaga pros and cons, no? So, hindi naman siya in a expense of 4,000 drivers para sa benefits ng 4 million. Pero parang ganon na nga. Oh, hindi naman siya kailangan sakripisyo kasi buhay pa rin naman sila, di ba? Pwede pa rin silang ma-hire sa technician, mechanic, mekaniko, or driver ng ano, ng mga bus.
ng HPBS, diba? Ganun lang. So thank you for watching, and I have to say bye bye. Ingat po ang lahat.